yung ng lahat. Ating natutunghayan ang mga sagisag mula sa salatahang lakas, pambansang pulisya at sa talo't may bayan ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Giovannis Leonardi P.B. Maano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng salatahang lakas sa pamuna ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 710 Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat, lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubo ng kapulisan at anong baybayin na pinamumunuhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nagpagpatupad ng batas sa pampalatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang talent baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Kumayan natin ang mga sasakyan at gamit pantigma na sa batahang lakas ng Pilipinas, pampansang pulisya ng Pilipinas at talent baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pansuport ng unit. Namumuna ang mga espesyal na unit na sa datahang lakas ng Pilipinas. Nagyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units. Kabilang na rin ang Chemical, Biological, and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Labing isang metro rigid hull inflatable boat na naval special operations group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Ang tinatuyang combat arm of position ng armored assets, namumuna ang Commander B-150 na pamunay na kadisenyo para sa panloob operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Zero Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang B-300 Armored Personal Carrier ng Philippine Marine Corps, isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Nakikimaya naman muna ng artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng salatahang lakas ng Pilipinas. Namumuna ang 20mm F-39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system.